Paano niyan sir, eh? Kahit po na po bukas sir, hindi po na po siya makukuha. Opo. Ito po sir, di naman po ako nagsisino nga sir, taga din nila pang bukas. Ayun sir, kahit warning na lang po. Kailangan lang po talaga sa pa. Kaya ka isa. Paano po siya sir? 1,000, pusit ko lang. Ay po sir. Ay paano yun? Kasi... Ah. Sige po sir. Ipit mo na lang dito. Pagkansan na po kayo sir, first time ka lang po sir. Hindi, kunin mo lang siya isa mo. Hindi po sir. Makakausap po natin si Sherwin Tala at Miriel Custudio. Sila po yung nasa video kanina na kinutongan po ng mga traffic enforcer. At kita rin po doon sa video na nagbigay sila ng 1,000 pesos bilang kotong doon po sa nanghuli sa kanila. Sherwin and Miriel, sir, ma'am, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Rafi. Okay, pwede bang pakipaliwanag sa amin kasi hindi ata kompleto yung video, yung nangyari? Papunta po kami sa pag-practicing po namin. Mag-right turn po ako, tapos may kasunod po sa akin na UOB po. Okay. Kumabante na po siya. Dumiretso na rin po ako. Pero nung mag-right turn po ako, wala na pong umaandam ng sasakyan. Tapos nung mag-right turn po ako, bigla po ako nito po ng MMDA. Sinabi po nila na reckless driving po ako. Okay. Reckless driving po yung reason ng pagpara sa inyo? Opo. Sinasabi po nila na may kinatandaw po ako na bus na which is wala naman po. Okay. Ang sinabi, meron daw kayong kinat na bus. Opo. Okay. At dahil doon, reckless ang inyo pong kaso. Opo. Okay. Sa EDSA po ito. Opo. Nangyari. Anong araw po, sir? 23 po. I mean, 23 po. At saan po sana kayo papunta noon, sir? Ma'am. Mag-swab test po kami. Magpapaswab test? Opo. Kasi po, sir, may hinahabol po kami ng swab test kasi po flight na po namin kinabukasan po noon na hindi po kami paabot. Flight pa uwi po? Pauwi ng... sa Amerika po. Tapos abroad. Po yung fiancé ko po sa Japan po. Opo. Ah, okay. Si sir, papunta ng Amerika? Opo. Tapos si ma'am, papunta ng Japan. Kaya kayo magpapaswab test, nagmamadali. Tapos ito, hinarang kayo ng traffic enforcer. Pagpara sa inyo, sinabi ba agad yung violation? Opo. Sinabi po. Tapos po, nakita po nila yung phone namin na naka-GPS sa may phone holder po. Okay. Sinabi po, the violation din daw po yun kahit nasa GPS po. So para may dinagdag na violation, bukod doon sa reckless opo. Na meron doon kinat na bus, tapos nung pumara kayo, and then pagbukas ng bintana, nasilip nila yung luba ng sakyan nyo at nakita na merong camera sa dashboard. Opo. Saan po nakapwesto yung camera? Mababa lang din naman po. Nasa baba? Opo. Hindi po nakaka-distract po sa hindi view po. Ng kapag hindi po yung camera nakapwesto at hindi po nakaharang sa view nung driver, that is not illegal. Hindi naman po nakaharang, sir. Okay, so wala pong destructive doon o distraction na mangyari na reason para kayo po ay titikitan. Doon po sa video nakita na at napakinggan namin na humingi ng 1,000 pesos. Matapos niyo po mabigyan ng 1,000, nagkanya-kanya na kayo, umalis na kayo, tapos umalis na rin sila. Opo, sir. Dumiretso po kami dun sa swab test, sir. Inabol po namin, pero hindi na po namin inabutan. Ah, so nakan sila po yung pag-swab test nyo, pati pag-uwi nyo? Opo. Yes, pati po yung flight po. Kung ang laking abala ito sa inyo. Okay. Yes, ang traffic enforcer na nareklamo ay sina Edmond Belleca at Christian Malemig. Ano pong nilagay sa ticket? Wala po silang nilagay. Wala po silang paniket? Meron po silang paniket, pero since feeling ko po, dahil nalaman po nila na flight po namin kinabukasan, pinipressure po nila kami na yung license nga po is makukuha po sa Monday pa po. Okay. Nung malaman nila na flight nyo na the following day, kaya sinabi, ay, Monday nyo pa makukuha to. Eh, kahit sino exactly nga naman. Exactly po, sir. Oo. Maggagawa ng remedyo o magsasabi ng kung ano-ano para naman eh, matuloy lang yung flight. Opo. Yung pag-offer ng 1,000 pesos, nanggaling po sa kanila yun, hindi po nanggaling sa inyo yun? Hindi po. Okay. At nandun naman po sa video, sinabi na iipit.
Opo, Sir Rafi. So, hindi na po kayo natuloy papunta ng US, si Sir Sherwin, si Ma'am Miriel, hindi na po natuloy papuntang Japan. Opo. Pero meron po kayong lisensya? Yes po. Ano po yung license na hawak nyo? California driver's license o? Yes po, California driver license po. Kasi pagkakalam ko, in-honor po yan, you have 30 days from the date of arrival, yes, ang pagkakalam ko. Nung po kasing sa police po na dito po sa police station po dito, sinabi po na pwede ko pong gamitin yung driver license po for 3 months po. Ah, 3 months. Okay, I stand corrected. Okay, kung sinabi ng police yun na ubra yung California driver's license for 3 months, okay yun, from the time of arrival up to the time na pag-uwi mo. Yeah, ganun din sa Amerika. Yung driver's license natin dito, pag ikaw ay turista sa Amerika, i-honor yun for a certain period of time with passport. Okay. Makakausap natin si Colonel Bong Nebrija, MMDA Traffic Chief. Colonel Bong, magandang umaga, sir. Sir Rafi, magandang umaga po. Magandang umaga po. Nakita niyo po yung video, Colonel? Yes, sir. Opo, itinorward po sa Facebook ko yan. At nung nakita ko po yan, sir, pinim ko na po agad yung, ano, yung uploader para malaman po namin yung detail. Kasi sir, hinanap pa po namin yan eh. Hindi ko po alam kung saan assign po yung tao, kaya we need to make sure na nasa tamang area po yung ano sinabi ng uploader. Sherwin, sir, saan pong eksaktong lugar yan sa EDSA? Unang Sigaw, Quezon City po. Unang Sigaw, Quezon City. Colonel, sa Unang Sigaw, Quezon City, itong tama si Edmond yan, saka Christian. Tama ba yung lugar po, nila? Tama po, sir. Bali, na-locate na rin po namin yan. Nung pinalocate ko po yung ano yung sino yung nakadeploy sa lugar, eh na-find out na po namin yung dalawang enforcer. Okay. Yung isa po naman, Litaw po talaga yung pangalan, kaya napaka-pinahanap na po namin. Naka-assign po sila sa Northern Traffic Enforcement District namin, sir, dyan po sa may north of EDSA. Okay. So, ano pong sabi nila? Ano pong panig nila? At ano po yung inyo naman po naging reaksyon after na makapagbigay sila ng kanilang panig sa inyo, sir? Well, bali sir, ano, hindi na po namin kinausap. Ano? Kinausap ko po yung hepe niya at ano na po, pinahold na po sila. Hindi na po sila dineploy. Naka-hold po sila sa opisina. At meron po kami, kasi weekend po nangyari yan, Sir Rafi. Apo. So, through ano lang po kami sa chat group po namin sa MMDA. At through Attorney Artes, yung Assistant General Manager namin for Admin and Finance, at siya rin po yung namamahala sa moral and welfare ng mga tao namin, eh pinaano niya ng buya, pinasimulan niya na po yung investigasyon. Kaya po, pinagawa na po ng spot report yung hepe para i-submit po doon sa headquarters. So, ano po maging kahinatnan po ng kasong ito? Ano po mangyari sa dalawa, sir? I know, well, na sinuspindin nyo na, pero ano pong iba pang mangyayari dito sa dalawa? Well, ano po yan, sir, ano, kung talaga po, dyan naman po, nasa video naman po, pero talaga po nga, they really need to undergo investigation as part of our civil service code. Pero po, sir, pag napatunayan naman po talaga yan, sir, dismissal po ang katapat niyan, sir. Dismissal, okay. Opo. Kasi, sir, okay, go ahead, kung proseso yun, investigahan niyo pa rin. The video is very clear, sir, eh. Very clear po, opo. Oh. Very clear po, sir. Okay. So, dismissal from service. Yes, sir. On top of that, pakibalik na po yung 1,000, pakisabi dun sa dalawa, ibalik yung 1,000. Yes, sir. Kung ano po, sir, eh, kung makapunta po sila sa opisina, ako na lang po muna mag-ano para hindi na po sila maabala. Mag-abono. Opo, sige po. So, ibabalik po yung 1,000 plus dismissal. Yes, sir. Ako na lang po magbabalik muna, sir. Tapos sa sisingilin ko na lang po yung enforcer. Ah, sige po, sige po. So, babalikan po namin kayo, sir, later on. Sir Sherwin. Yes, sir. Madidismiss po from service yung dalawang nangotong sa inyo. On top of that, isusoli po yung 1,000. Pwede ba kayo pumunta sa MMDA? Sasamahan yes, po namin kayo para... Hindi na po nakapunta, sir, kasi madali pa rin po kami... Ito po, magpapareschedule po kami ng subtest po, sir, saka po yung supply po namin, sir. Kung yung sa 1,000 po, sir, hindi naman na po namin habol po yun, sir. Okay. Yung madidismiss na lang po, yun ang importante sa inyo. Dismissal from yes, service. Sir. Okay, sige po. We will make sure na madidismiss po yan. Kung kayo po ay nasa abroad na, padadalan po namin kayo ng kopya ng dismissal order. Kayong dalawa, ting isa sa Amerika, isa po sa Japan. Para makita niyo naman po talaga na dismiss na. Okay? We will make sure. Colonel, hindi na lang po kailangan yung 1,000. So, sabi mo dun sa dalawa, sa kanila na raw yun. Yes, sir. Sana po, sir, kung pwede po sana, yun po yung sinabi ko sa PM kay Mariel Studio po yung ano uploader,
na kung pwede pong bigyan kami ng details as a basis. Kasi po yan, sir, yan po, yung ano, para masabi namin kung ano po yung resulta rin ng investigasyon, kanini po namin ipo-forward yung resulta, ano, para sila na po yun, bali, ano na po yun, ipapasa na lang namin sa kanila kung ano po yung magiging resulta. Bigyan lang po namin, bigyan lang po kami ng contact details, sir, lalo-lalo na mag-a-abroad po sila. Okay, so maski na lang, sir, virtual, kasi, di ba, MECQ okay, walang problema po, sir. Virtual. Walang problema po, kahit email lang po, email lang po, para makapag-communicate kami, kasi alam niyo naman, sir, we also need to get their statements kasi sa investigasyon, okay. Baka iba'y sasabi ng enforcer, we also need to get their side, sir, yung statement po nila. Okay, sige, sige. Formality po yon. Kailangan po, opo, mayroong complaint. Tama po yun, sir. I understand. Opo. Pero opo, virtual na lang yan. Okay. So, Sherwin, Ma'am Miriel, pwede ba maski virtual na lang kayo po ay kakausapin itong si Kernel para maumpisa na po, gumulong na po yung justisya para sa inyo at masibak na po itong dalawa. Okay sa inyo? Okay lang po, sir. Okay, sige po. Huwag niyo po ibaba ang telepono. Ibibigay po namin lahat ng mga details na kakailanganin po ni Kernel at si Kernel naman, mga details na kakailanganin po from you nang sa gayon matapos na po itong kaso. Okay? Sir Sherwin, Ma'am Miriel, magandang umaga po sa inyong dalawa. Mabuhay po kay God bless po. Kernel. Opo, sir. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa aming Kernel at thank you po in advance. Yes, sir. Makakaasa po kayo na hindi po tinotolerate ni Chairman Avalos yung mga ganyang kalakaran ng ating mga enforcer. At mahigpit po ang instruction niya, zero tolerance kami sa koto. Apo, sige po. Colonel Bong Nebriha, Chief ng Traffic sa MMDA. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, sir. Hindi, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, nako, lunis nang gigigila naman yung mga netizen natin. Umpisahan natin kay Eileen. Sabi niya, Kuya Enforcer, may maganda kang trabaho pero hindi mo iniingatan. Marami po yung nawawala ng trabaho dito sa Pinas. Bakit dinungisan mo yung trabaho mo para lang sa maliit na halaga? Meron pa yung Cecilia Sala, sabi niya, huwag sanang dungisan ang imahe ng ibang traffic enforcer na marangal magtrabaho dahil lamang sa pagiging sugapa mo sa pera. My gosh, mabuhay naman tayo ng marangal para ang buhay ay maging magaan. And last but not least, Idol Rafi, si Tracos Regina, sabi niya, huwag mong abusuhin ang pwesto mo para lang samantalahin ang iyong kapwa, ha? Bagkos ngayong panahon, dapat nga nagtutulungan tayo at ang isa't isa. Ayan ang sabi nila, Idol Rafi. Tataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action.